Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So eto, balik na nga ulit tayo sa paghahatid sundo sa mga bata. Tapos na nga yung mahabang araw na walang pasok at kailangan na nga ulit nating gumising ng maaga. Tuwing Monday nga pala ay naka-Girl Scout sila na uniform. Pagka-uwi ko nga, ginising ko na rin si Sena para makapagligpit na ng higaan. Siya na kasing inuutusan ko na magliligpit na itong pinaghigaan namin dito sa may sala. Ilang araw na nga rin kami natutulog dito sa may sala dahil napakainit talaga dito sa kwarto. Abay, kahit naka number 3 nga yung electric fan namin, napakainit pa rin talaga ng buga ng hangin. Hindi kasi pwedeng palagyan ng aircon yung kwarto namin dahil nga yung pader noon ay pader na rin ng kabilang bahay. Yung bahay kasi dito sa amin halos magkakatabi na talaga at wala nang space para sa paglalagyan pa ng aircon. Nang makapaghatid sundo na nga ako kay Lacena at Gia ay eto na nga yung bumungad sa akin pagka uwi ko. Napakaraming tambak na hugasin pero bago nga yan, let's do the unboxing muna. Wala na rin kasi akong liquid dishwashing dito sa lababo kaya naman eto na yung gagamitin ko at in fairness, napakaganda nga nito nung nasubukan ko. 150ml na nga yung ganito kalaki at ang bango nga nito tapos napakabula pa niya. Isa nga sa mga nagustuhan ko dito kasi nga ang bilis niya makatanggal ng mga sebo lalo na sa mga ganitong plastic na lagayan ng ice cream. Usually kasi pagka ibang liquid dishwashing yung ginagamit ko tapos ang sebo ng lagayan ay talaga naman nakakadalawang beses to tatlong beses ako nagsasabon nun. Kaya naman na-proof ko talaga na legit nga yung kiniklaim nito na 5 times more grease cleaning power. Hindi ko nga alam na meron na palang mga ganitong klase ng liquid dishwashing kasi yung mga nagagamit ko na dati, nakakailang beses talaga ako lalo na sa sandok. Lalo na pagka yung ulam yung imamantika tulad niya ng mga menudo, nako yung sandok ko pa naman e plastic lang. So anyways, maya maya nga natapos na rin pala ako magugas ng mga plato tapos nag-imbis na rin ako dito sa may lababo. Nung isinabit ko nga dito yung pamunas, nakita ko nga itong lagayan ko ng liquid dishwashing kaya naman sinalinan ko na to. And tada, tapos na tayo dito sa may kusina kaya naman dun naman tayo sa may sala. Pagkaganito talaga may pasok yung mga bata, hindi talaga may iwasan na napakakalat lalo na nga dito sa may sala. Hindi ko pa rin kasi naligpit yung mga ginamit ko para sa kanila tulad nga ng mga suklay, panali. Kahit nga yung center table dito, hindi ko pa rin talaga na ibabalik. Pagkaganito kasing umaga, habang inaasikaso ko yung mga anak ko, sinasabayan ko talaga ng pagsiselfon sa mga pagre-reply sa mga comment. Kasi mas gusto ko talaga naglilinis pagka nakapaghatid sundo na nga ako at wala na akong ibang aasikasuhin kundi paglilinis na lang. Buti nga ng mga oras na to, eh nasa kwarto si Gia kaya naman wala talaga nangungulit habang naglilinis ako. Busog na rin naman siya kasi kanina habang naguhugas nga ako ipinakakain ko na siya. At na mga oras na to ay nagmamadali na nga ako kasi nga gusto ko pang makapag-live. Sa panahon ngayon, sa mahal ng bilihin, kailangan na talaga nating magdoble kayo, charis. So anyways, dito naman ako banda sa may tukador at niligpit ko nga lang yung mga ibang kalat dyan sa kako nga pinunasan. At habang naglilinis nga ako ng mga oras na yan, napatigil nga din ako kasi bigla akong may dumating na parcel. Ako po, pagka ganito nga may dumadating ako na parcel, mas lalo talaga akong ginaganahan maglinis. O ayan, may bago na naman kayong aabangan na i-unboxing ko. Niligpit ko na nga itong mga towel na nakasabit lang sa upuan, pati na nga rin itong lamesa na pagkagulo. Pero sobrang kabisado ko na rin naman kung paano ako naglilinis, kaya naman mabilis lang din naman ako natatapos. Tips ko nga lang din, pag magpupunas kayo ng lamesa, haluan nyo nga siya ng konting liquid dishwashing para hindi rin malangsa. At syempre, para na din mabango, simula talaga nung nagkaroon ako ng ganitong vacuum, hindi na talaga ako nagwawalis. Hindi rin naman tumaas yung bill namin simula nga nung ginagamit ko to, kaya naman tinuloy-tuloy ko na yung paggamit. Sabi ko nga, pag tumaas yung bill namin, siguro magwawalis na nga lang din ako at hindi ko na ito gagamitin. Pero in fairness, kahit araw-araw ko siya ginagamit, hindi naman tumaas yung bill namin. Pagkatapos ko nga, itinabi ko lang yung vacuum dun sa may tabi ng tukador at dun ko nga yung pinipwesto. Finally nga, o diba, ang bilis lang, patapos na kagad ako maglinis dahil eto na nga yung huling gagawin ko, yung magmap ng sahig. Isipin nyo yun, natapos na ako maghugas, pati maglinis ng bahay at eto, pagkatapos niyan maglalive pa ako. Nakakapagod man, pero masaya ako sa kung ano yung ginagawa ko at the same time kumikita din ako at nakakatulong sa mister ko sa mga ganitong maliit na bagay. At yun lang muna, till next video!